happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodelo Campo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Fernando, dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Hello! Good afternoon! Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng programang Showbiz Galore! Siyempre, ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang reyna ng mga Galoreans, ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Pero siyempre, hindi ako nag-iisa dahil narito ang aking kaibigan, ang nag-iisang Mildred Backwood. Yes, Rodel. Happy Monday po sa inyong lahat, kaya kailangan mataas ang energy natin. So, samahan po ninyo kami hanggang alas 4 po ng hapon para po sa maraming showbiz chika. Oo, sabi nga nila eh, don't make your Monday a blue Monday. Oo, diba? Start the day right, kumbaga, yes. Ika nga, di ba? Kumusta naman ang iyong buong linggo? Masaya naman. Siyempre, kailangan maging happy, di ba? Kailangan positibo naman tayo kahit na anong problema sa buhay. Kailangan tignan pa rin natin lagi ang brighter side of life. Of course nga, naman. Kung may mga problema man po tayo dyan, mga dinadaan ng unos, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Oh, nakakalungkot man ang nangyayari sa ating mundo, 'di ba? Ang terrorist attack sa Paris, ang lindol sa Japan, 'di ba? Ang iba't ibang sakuna. Kumbaga kalamidad, kailangan talaga maging positibo tayo. And let's just pray. Yes, manalangin lang po tayo, mga kaibigan. Of course, ako naman, kung tatanungin mo ako, naging masaya ang nakaraang linggo ko. Kasi nga, di ba, nagka-Star Wars tayo, tapos busy sa mga press con, di ba? Tapos nakaka-uwi pa ako sa amin sa Pampanga. Ay, bongga. Ayun, yun ang importante, nakakasama ko ang pamilya ko. Alam mo ba kung ano ginagawa ko doon? Yes. Inaalagaan ko yung pamangkin ko. Oo. Tapos nag-aalaga din ako ng mga manok. Ganon. Talagang ano ka, no? Probinsyano, no? Oo, probinsyano hindi talaga ako. Hindi lang si Coco Martin ang probinsyano, ha? Ikaw ang probinsyano talaga, di ba? At saka, nagdidilig din ako ng mga halaman. Oo. Ayan. Pag nasa probinsya ako, talagang yan ang mga ginagawa ko. Correct. ikaw naman. Oo. Kumusta yung business? Okay naman. At medyo may sakit si Madir. Ay, pagaling po kanina. Pero si Madir ay ibibili ko ng transistor dahil gusto raw niyang tumutok sa atin. Wow. Oo. Ibili na agad. Anyways, okay naman yung naging linggo at nagpapasalamat tayo. Nabanggit mo kanina yung Star Awards sa yung appreciation naman ng mga nanalo, 'di ba? Si Sarah Heronimo nga kahapon, friend ay hawak-hawak niya ang kanyang tropeyo. Mm-hmm. At si Vice na hawak-hawak din niya ang trophies ng Star Awards for Music. Yes, at nagpapasalamat sila at na-appreciate nila ng gusto ang kanilang award. Correct. Mm-mm. Yes, oo. At syempre, mamaya pala Mildred, ha? Magpaparapol tayo. Ay, bongga yan. Mm-hmm. Bongga po ito, mga kaibigan. Dahil magpaparapol po kami ng ticket, libreng ticket po para sa
darating na concert ni Danielle Padilla na gaganapin dyan sa Malolos, Bulacan. Marami tayong listeners na taga Bulacan. Oo, ang mga diba? Taga Plaridel, Baliwag, Pulilan, saan pa may Kawayan, saan pa sa Bulacan. Marami pa. Ayan. O, mamaya mamimigay tayo ng ticket para sa concert ni Danielle Padilla. So, anong gagawin nila? Makikinig lang sila sa atin. Di ba? Mag-tune in lang sila. At may itatanong ba tayo, Rodel? Yes, basta abangan lang po ang itatanong namin. Ang magaganap po na concert ni Danielle Padilla ay sa November 8, 7 p.m. sa Bulacan Sports Complex sa Malolos. Ayan po. Tandaan niyo po yan ang mga binabanggit ko po, ha? Para po manggagaling po dyan ang ating mga tanong. At syempre, ang ating OPM Song of the Day yes. ay ang awiting anak ni Freddy Aguilar kung saan ni-request ng masugid nating taga-subaybay na si Nanay Apple ng Bacoor, Cavite. Sa wakas, di ba? Sa wakas, may papatugtog na natin ito at nagdiwang din kasi siya ng kaarawan niya. Oo. Belated happy birthday, Nanay Apple. Narito na si Freddy Aguilar sa kanyang awiting anak. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namastan pati pagtulog mo. Sa gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalungkot ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang isip na ang kanilang inaamoy para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo papansin. Pagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Sisisiyak sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali.
anak ni Freddy Aguilar. Ayan, siyempre, ang kantang yan ay talagang walang kamatayan, Rodel, at nagbigay ng maraming karangalan sa atin yung kantang yan, ha? Mm-mm, at saka ito ay naisalin sa iba't ibang lengguwahe sa buong mundo. Yes, correct. Mm-mm. At wala nang talagang makakapantay sa song na yan, diba? Kumbaga, history na sa music industry, diba? Yes. Ang kantang anak ni Freddy Aguilar. Oo. At si Kaka Freddy Aguilar ay may tuturing na isa sa mga hari ng musikang Pilipino. Diba? Yes. At mga Galorians, gaya nga po ng sinasabi namin sa inyo araw-araw, kung may request po kayong kanta para sa ating OPM Song of the Day, i-text lamang po sa 0917-798-8910. Kung saan, Mildred, yung pag-request nila, ay ang pag-request nila ay kumbaga eh qualified na sila sa ating pa-contest promo, 'di ba? Kung saan mananalo sila, Rodel, ng isang brand new Nextbook Android tablet. Saan ka pa nakikinig ka lang, naaaliw ka na sa mga chika, mananalo ka pa. Possible na manalo ka pa ng Nextbook tablet, 'di ba? Oo naman. Bonggasyos. At hindi lang mga request na kanda, kundi pati ang kanilang pagbati, mga mensahe, opinion o reaction. Reaction sa ating mga pinag-uusapan magiging kabilang na rin sila sa ating pa-contest. Na yan po ay malapit na pong bunutin, abang-abang lang po lamang. Yes. At syempre, gaya na sinabi natin kanina, magpaparapol tayo ng tatlong ticket po para sa nalalapit na concert ni Daniel Padilla sa November 28, 7 p.m. sa Bulacan Sports Complex. Sa Malolos yan, di ba? Oo. Sa may Malolos, i-text lamang po sa 0917-798-8910. Mamaya, ang tanong natin sa kanila. Correct. Oo, so this day ay may mananalong tatlo. Yes, may mananalong tatlo. Siyempre yan ay siyempre ating pagbibigay kasi yan sa ating mga tagapakinig. At siyempre tagapanood na rin sa live streaming dahil napapanood din po tayo sa live streaming. Correct. Mm-hmm. Nakikita rin ang mga beauty natin. Yes. Ayan. At ang ating pong oras, alas 3, this is 6 na po ng hapon. This time check is brought to you by IQOO. Get cool with IQOO. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greeting sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pupalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Corporation. Ayan, makinig at manalo dito lamang sa DZRJ 810 AM at A-Tri Media Broadcasting Network. Okay, bago tayo magbalita, eto na, umpisa na natin ang ating pa-contest dun sa magwawagi ng ticket para sa concert ni Daniel Padilla. Unang tanong, kailan magaganap ang concert ni Daniel Padilla na gaganapin dyan sa Malolos, Bulacan. Oo. Sa Malolos Sports Complex dyan sa Bulacan. Ayun po, kailan po gaganapin. Yung una po makakasagot, yun po ang mananalo. Mamaya pa po ang ibang tanong. Okay, ratsyada na tayo sa mga balita. Unang balita, Mildred? Yes, medyo controversial tong balita ko na ito. Mainit-init pa. Controversial? Oo. Mm. May kinalaman dito si Senator Lito Lapid. Senator Lito Lapid. Yes. Ano ang tungkol kay Senator Lito Lapid? Yes, friend kasi may mga issue na itong Senator Lito Lapid ay, kumbaga, may issue lang naman ha, mm-mm, na tinanong natin sa kanyang anak mismo last Saturday, nakausap ko yan, si Isabel Ortega, mm-mm, na anak ni Senator Lito Lapid kay Michelle Ortega. Michelle Ortega. Na dating miyembro ng Dots Entertainment. Yes, na kapatid ni Robert Ortega. Yes, may mga issue kasing lumabas, friend, na
itong si Senator Lito Lapid ay 1 year na raw na hindi nagbibigay ng financial support sa kanyang anak na si Isabel. Talaga? Oo. Mm. Oo, so may mga ganong balita. Although hindi yan kinukumpirma ng kampo ni Senator Lito Lapid. Eto na. Nung Saturday, nagkaroon kami ng chance na ma-interview itong anak mismo na si Isabel Ortega na pumasok na rin sa showbiz Rodel, na siya ang third wheel, kumbaga siya ang katriangle ng love team ng Jadeen, James Reed at Nadine Lustre sa On the Wings of Love. Pumasok na rin, kaya naman may mga usap-usapan ba na pinagtrabaho na daw itong anak, 'di ba? Kasi nga kasi walang sustento itong si Senator Lito Lapid daw. Oo. Eto na, syempre ayaw naman naming masyadong gulatin yung bata, baka hindi pa sanay sa mga ganung intriga, 'di ba? So medyo suwabe lang ang pagtatanong namin sa kanya. At pero sa tanong niya, mababasa mo nang medyo may problema, Fred. Matagal na raw niyang hindi nakakausap at nakikita ang ama. Oo, at kung may mga pinaparating siya, ay dumadaan daw siya sa sekretary ni Senator Lito Lapid. Mm-hmm. Kung may mga pasabi, friend. Ay, kailangan pa siyang dumaan doon. Di ba nakakaloka yun? Oo, anak mo, padadaanan mo pa sa sekretary. Eto na, maya-maya ang bata ay umiiyak na. Umiiyak siya talaga. As in crying glory. Oo, pero namimiss mo yung daddy mo. Tapos yun, medyo matagal siyang nagsalita at medyo nang umiyak na nga, tumulo na nga ang luha ng bata. So feeling ko may problem talaga. At sabi nga namin, sino ang nagsusupport ng studies mo? Nag-aaral doon sa isang international school eh. Mm-hmm. 16 years old lamang siya. Ang mami daw niya ang nagpapaaral sa kanya. Ay naku, hindi si Senator. Oo. Naku, kaya nga eh. Yan, ha? Oo. Siguro kailangan makuha rin ang panig ng ating Senator Lito Lapid para sa bagay na yan. Kasi, pero sabi nga ni Isabel, kahit na anong mangyari, eh, mahal na mahal niya ang kanyang papa, sabi niyang ganon. At kumbaga eh, hindi naman siya, kung ano man yung problema, eh hindi daw siya nagpapa-apekto. Masasabi niya, alam niya na kahit na hindi sila nagkikita ng kanyang daddy or ng papa, ay suportado nito ang pagpasok niya sa showbiz. Oo, at saka maganda yung sinabi niya na ano man ang mangyari, mahal na mahal niya ang kanyang papa. Ayan na, alam mo, dahil sa sinabi niyang yun, mabuting anak yan si Isabel Ortega. No, hindi katulad ng ibang mga anak sa showbiz, Diyos ko, lantaran na kung bastusin at kung ano-ano mga pinagsasabi sa kanilang ama at saka ina, diba? Pagaya ng isa dyan, isang... O katulad, ito nga, very open ako dyan, di ba? Katulad nga ng kaso pa din ni Jackie Forster sa kanyang mga anak, di ba? Hanggang ngayon, battle pa rin para sa kanya. Di ba? Ang mga, kumbaga, patawarin siya ng mga anak niya. Pero, sabi ko nga sa'yo, mula nung magkasakit ang kanyang anak, yung bunsong anak, mula nung magkasakit ng matinding sakit. Nagka-cancer yung anak niya. Nagka-cancer yung anak niya, oo. Ni-let go niya na, kumbaga, nag-give up na siya. Nag-give up na siya na i-please ang kanyang mga anak. Kasi sabi nga niya, di ba, eh, kung hindi nila ginawa, sana ginawa na lang nila pa, not for me, pero doon na lang sa kanilang kapatid. Oo nga naman, di ba? So, sumuko na itong si Jackie Forster, di ba? Parang siguro sabi niya, wala na rin naman mangyayari, hindi na pinapansin, kahit na anong gawin ko, wala na rin. Pero itong si Isabel Ortega, ayun nga, kahit... Ortega talaga ginamit. O, Ortega. Diba? O, kahit nagkakaproblema sila ng kanyang ama, na halata namang meron, pero kung marinig mo siya sa kanyang mga pananalita, ay ganun pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Oo, pero in fairness naman kay Senator, di ba, syempre, tinanong din namin sa kanya kung sa birth certificate niya, meron bang acknowledgement dun sa tatay. Meron naman daw. At ang gamit naman daw na apelido dun ay Lapid. Ayun, nagkataon lang na Ortega yung ginagamit. Sa showbiz. Oh, pero friend, hindi ko pa din maintindihan kung ano? Bakit hindi nakikipagkita itong si Senator sa kanyang anak.
Ay, ganun. At syempre, mahirap naman husgahan, di ba? Hindi naman natin alam kung anong problema nila, kung anong nangyayari sa kanila, di ba? Pero ako'y napapatanong lang, di ba? Eh, napakagandang bata nitong Isabel Ortega. Manang-mana sa kanyang nanay na may album din na gold record na, friend. So, hanggang ngayon si Michelle Ortega. Minsan maimbitahan mo siya dito. Maganda pa rin siya. Maimbitahan natin. In good shape pa rin. O sana makadalaw minsan. At iwanagin natin kung ano tong mga isyong ito, di ba? Pero ganun pa man sabi ko nga, kahit na may problema, alam mo, saludo ako sa anak ni Michelle Ortega tsaka ni Senator Lito Lapid dahil yung respeto sa kanyang magulang nandoon. Sabi ko nga, hindi katulad ng iba dyan. Okay, napakabilis talaga ng oras. Pero bago pa tayo magchikahan, magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, Katapak at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan, ang inyong Katapak, Mayor Fred Lim, at inyong Karancho, Miguel Hill. Katapak at Karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapak at Karancho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends, dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ocho Derecho, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong Karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong Karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. We're back at lagi po kayong makinig ng mga programa ng DZRJ, A-Tri-Media Broadcasting Network. At magmula pala bukas, kasamang Mildred, magiging bahagi na rin ako ng programang Balita sa Tanghali. Wow! Yan po ay mapapakinggan mula 12:30 hanggang 1 p.m. Ayan, magbabalita po ako dyan ng mga blind item at mga... Ah, showbiz pa din. Showbiz pa din. Oo. Kala ko magbabalita ka ng hard news. Hindi naman. Very parang... excited naman ako makita ka dun sa field na yon. Parang hindi naman tayo ata pwede dun. Pwede pa tayo dun. Pwede naman. Bakit naman hindi? Tama. Ayan po, abangan po ninyo ako sa programang Balita sa Tanghali. Starting tomorrow, 12:30 to 1 p.m. So, segue. Yesterday. Magbasa muna tayo ng mga texts mula sa ating mga Galorians. Unang text po ay buhat kay... Naku, hindi ko mataas-taas. Okay. Good PM, I love listening to your program, Showbiz Galore. Please play my favorite song, title Ikaw by Yeng.
Constantino, dedicated to my loved one, sabi ni Ann ng Pasig. Of course naman, di ba? Yes, oo. Ayan, although pinatugtog natin siya last Friday, di ba? Being ano, Song of the Year, di ba? Ng ating Star Awards for Music. Mm-mm. Yes. Okay. Oh, pero pwede naman nating i-play sa susunod. Oo, thank you, Ann. Mula naman sa numero nagtatapos, hindi nag... Ay, eto, ay, nagbanggit pala ng pangalan. Lydia Santos, here and I'm enjoying listening. Wow, alam mo yung mga ganito. Thank you so much. Yung mga ganito, di ba? Oo, nakakataba ng puso. Mm-mm. Mula po sa puso namin ang aming pasasalamat. Magandang hapon po, Rodel. Request patugtugin mo ang kantang Pasko na Sinta Ko para sa nalalapit na Pasko. Maraming salamat po, Nena Ong ng BSA Pasig City. Sige po, ililinya po namin Ati Nena, Tita Nena. Mm-mm. Happy listening po at maraming salamat. Hi, hello po. A blessed Monday ng bonggang-bongga to you, gandang Rodel, and beautiful and sexing Ate Mildred. Pakibati po mga Galorians na sina Ate Maria Bernardo, Janet Hermida, and Mary Grace Heason. Pa-request naman po ng song na Sana Ngayong Pasko by Mr. Kilabot ng mga kolehiyala, Ariel Rivera. Thank you, President ng Galorians, Marvin Capili. Si Marvin, nasukin-suki, di ba? Oo. At may sumagot na sa ating pa-contest. Siya yung una dapat, ha? Oo. Tama ka, si Annie Mati Ong ng Pasig City. Kailangan ilista mo ang name niya, friend. Oo, pakilista po ito. Siya po ang una nakasagot ng ating pa-contest sa nalalapit na concert ni Daniel Padilla. Showbiz Galore, good PM. Araw-araw ako nakikinig sa DCRJ, lalo na sa Showbiz Galore. Request ko lang, sana pwede lang may segment kayo para sa mga rating ng programa ng Channel 7 at 2. Kapuso versus Kapamilya, especially sa mga rating ng teleserye. Thanks, Jackie Salas ng Batangas. Oo, siguro hindi natin kailangan magkaroon ng segment dyan, pero kung yan ang request mo, ay pipilitin natin mag-update sa kanila ng ratings. Mm-mm. Diba? Oo. Sige. Okay, pagbibigyan ka namin, Jackie Salas ng Batangas. Good PM, Kuya Rodel at Ate Mildred. Request ko lang po, sapagkat tayo ay tao lamang at salamat sa pinatugtog niyong anak, sabi ni Nanay Apple ng Bacoor, Cavite. You're welcome, Nanay Sino Apple. Sino ang kumanta ng ano, sapagkat tayo ay tao lamang? Sino yon? Medyo old na yung song, no? Oo, sino ang kumanta nun? Hindi ko maalala. Okay, pero ililinya namin yan, Nanay Apple, ikaw pa. Good PM Showbiz Galore. Happy 4th Mansary po kina Alden at Maine. Kanina po sa Itbulaga, may sinulat po si Alden sa fan message. Support Mansary nila ni Maine. Sabi niya kay Maine kung ano meaning ng letter L, paghanda na sila pareho sa kanya sasabihin. Sana sila na forever, sabi naman ni Armin. Malay naman natin, di ba? Diyan mag-start ang kanilang love story talaga, di ba? Oo, tsaka malay natin yung L na yan, love talaga yan. Oh, love. Pero kailangan pa daw maghantay. Oo, kasi 4 months is... Medyo maiksi pa, di ba? Medyo maiksi pa for them. At saka parang ang dami-dami pang pwede mangyari. Correct. Oo. Ang dami-dami pang pwede nilang gawin, di ba? Yes, oo. Pero ikaw, Mildred, tatanungin kita, ha? Mm-mm. Sandali lang, ha? Sa palagay niyo. Okay, sinasabi ni Joey De Leon, kahit pa biro, sabi niya, baka hanggang December na lang, magkakatuloy. Parang ganun ang sinasabi niya. Magkakatuloyan. O, pagdating daw ng December ay parang sila na talaga. Parang ganun. Ikaw, ano sa palagay mo? Kung silang magkakatuloyan na sila. Depende na kay Alden yan eh. Pero sabi nga nila, nakikita namang ng mga fans nila na may something na pwede namang ma-develop eh. Oo, pwede ako naniniwala akong pwedeng ma-develop. Oo, ako yun nga, mas malakas na love yung develop. Oo, mas maganda po kapag nagsimula po ang pagmamahalan sa pagkakaibigan. Mas maganda po yes. Yan. Alam mo, sa showbiz, yung mga ganyan na nag-start talaga as friends muna, as lovers talaga,
si Christine Hermosa and Oyo Boy Soto, 'di ba? Mag-friend na si Oyo at si Christine nung si Christine at Dieter Ocampo pa lamang. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Kung matatandaan mo. Eh ganun din naman nag-start sila Katrin at Daniel, hindi naman kaagad-agad eh, yung relationship, 'di ba? So malay mo naman. Diba? Oh, malay natin pero there is a possibility. Pero ako hindi pag siguro hindi ganun yung masyadong madalian. Oo. Oo, siguro mga wag naman i-pressure ng fans. Oo, mga next year siguro. Oo, pero ako ang suggestion ko lang eh dapat i-level up yung kanilang love team into a teleserye na sarili nila. Kasi baka dumating yung panahon na magkaroon ng sawa factor sa kaliserye. Mm-mm. Diba? So, dapat i-level up talaga yung kanilang love team, ha? Bigyan talaga sila ng solo project. Oo, oh, at sa prime time ng yes, GMA, oo, diba? Sa prime time. Isang teleserye. Pero bago yun, oo. May pelikula sila. Oo. Mm-mm. Pero syempre, alam naman natin yung movie, ay hindi lamang nila movie, kundi movie ni Ay de las Alas at ni Vic Soto, diba? Mm-mm. So, for pero, alam naman natin kung bakit siguro 80% ng movie na yan ay tatauhin because of Aldab, di ba? Of course. Oo. Mm-hmm. Kaya abangan po ang pelikulang yan. Correct. Okay. Pangalawang tanong natin sa ating pa-contest. Yan na. Oo. Saan gaganapin ang concert ni Daniel Padilla sa November 28? Uulitin ko. Saan gaganapin ang concert ni Daniel Padilla sa November 28? I-text lamang po ang iyong sagot sa 0917-798-8910. Uulitin ko, 0917-798-8910. Okay, balitang Liza Soberano naman at Enrique Hill. Ano ito, Mildred? Kasi may mga nagsasabi na mukhang itong love team na ito ay pwedeng tapatan at pwedeng lampasan itong Katnil. Anong say mo dito? Kasi tignan mo ha, teleserye nila, na great. Yes. Pinasok sila sa pelikula, blockbuster. Yes. Sinundan na naman ng isang pelikula pa, another blockbuster. Oh, sige, sasagutin ko na yan. Mm-mm, sagutin mo pwedeng, na. Pwedeng tapatan, pero hindi pa matatapatan sa panahon ngayon. Mm-mm. Kasi alam, oo, blockbuster yung movie nilang, Everyday I Love You, oo, na nag-open for 15 million. Pero ang She's Dating the Gangster ay nag-open ng 20 million. Diba? Ang pangako sa'yo, ay, mataas ang rating, ha? Mm-mm. Mataas ang rating at nilalagpasan niya. Pero ang rating ng Forevermore noon. Ano ito? Magtatapos na ba ang ano? Ang pangako sa'yo? Hindi naman parang nag-book to sila kasi parang naghirap na si Daniel Padilla dito. Ah, oo. Parang pagtatapos lang ng book one. O, maraming naloka sa pagkamatay ni Madam Claudia, ha? Correct. Kasi hanggang ngayon ay wala pa rin hint kung buhay ba talaga siya o patay na talaga. Yun lang. Ang sinasabi kong pwedeng tapatan, kasi itong Showtime na anniversary, itong tatlong pinakamalalakas na love teams ng ABS, di ba? For the first time sa isang stage ay nagsama-sama. Mm-mm. Katniel, Jaden, at Liz Quinn. Oo. Siyempre, ang pinakamalakas pa rin sumigaw. Kasagsagan yun ng issue ni Enrique Hill dun sa plane incident kung saan nanapak siya, di ba? Oo. Pinakamalakas pa rin ang sigaw ng Katniel, pumangalawa ang Jaden at pangatlo ang Liz Quinn. Liz Quinn. Yes. Pero sa ipinapakita naman performance ng kanilang mga pelikula at teleserye, ay talagang masasabi rin natin na dinadala ni Liza. Ang sinasabi nila, dinadala ni Liza. So, si Enrique, dapat mag-behave na friend. Oo, dahil sa mga diba? Nangyayari. Oo, correct. At least binigyan pa rin siya ng second chance, diba? Dahil nga dun sa plane incident na nangyari. Oo, pero ang behavior niya dapat medyo tignan-tignan niya rin, 'di ba? Kasi baka naman lahat ng pinaghirapan nila pag nalagay na naman siya sa another controversy ay mawala, 'di ba? Alam mo naman ang mga fans ngayon, Fred. Ngayon meron silang gusto, bukas wala na, 'di ba? Oo. Correct. Ano naman? Ano minimake face mo dyan? Oo. Ano ito? Hindi ko maintindihan 'to. Ano ito? Hindi ko maintindihan. Ayun na nga, pero ako, believe ako sa, hindi lang sa Liz Quinn, ha, maski yung Jadine. Ang Liz Quinn ang ating, ano, diba? Ang ating isa sa power tandem of the year na
gagawaran, no? Oh, and courtesy, Star Awards for Television. Courtesy of Kuya Germs. Herman Moreno, Power Tandem of the Year. Dalawa po ang bibigyan parangal ng Philippine Movie Press Club. Ang tambalang Liza Soberano at Enrique Hill. At ang tambalang Alden Richards at Maine Mendoza Aldab. Diba? Yes, yan po ay magaganap sa December 3. Kung hindi po, magbabago po ng hindi na siguro magbabago kasi yun ang nilagay natin sa letter. Ng date. Huwag naman na magbago. December 3 po ang Star Awards for TV. Isa po sa napakalaking event po dito sa industriya natin. Yes, ito isa sa pinakamalaking event na magaganap this year, ha. Corrected by. Oo. Yan. Meron pa ba, pwede pa akong magbalita? Oo, pero bago ka magbalita, ang ating oras, alas 3:38 na po ng hapon. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivik and Dan. It's 9:30. BBC Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute weekdays on DDRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Jacinto Color. You can be sure it's durable. Jacinto Spire. Jacinto Color. Steel roofing. High quality. Delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. We're back at gusto kong batiin ang mga nakikinig ngayon sa Balukuk, Apalit, Pampanga, lalo ng aking pamilya, Diyos ko Mildred. Grabe talagang pagtutok ng nanay ko, Guadalupe Fernando, tatay ko, Oscar Fernando, kapatid Lenny Fernando Bagro, Eugene Bill Bagro, baka makalimutan ko ha, Eddie Fernando, Bambi Fernando, mga pamangkin si Kiel Bagro, si Kirby Bagro at saka si Shane Fernando. Ganun din nakikinig din si Angelo Fernando ngayon at saka si Lan Panahon, Tita Presi Silvestre, Consular Kiko Abentihado, Consular Serapin Silvestre at ang mga nasa Apalit Municipal Hall. Nakikinig sila ngayon. Happy listening po sa inyong lahat. Yes, may balita ka pa dyan. Yes, pero bago yan, bumati ka na rin lang. Diba? Aking kapatid na si Maureen Bakod at ang aking ina ay nakikinig. Norma Bakod, get well soon. May sakit ang aking madir. Happy listening po. Okay. Ayan. Eh, syempre, nakakaloka itong balita. Diba? Itong si JM De Guzman, alam naman natin na sinugi siya sa seryeng All of Me na kumbaga napaaga ang pagbabalik ng karakter ni Albert Martinez. Diba, friend? Because nga, may mga ish na naglabasa na itong si JM De Guzman ay nagiging pasaway na at hindi na kayang i-handle ng production. Oo. Kaya pinagdesisyonan na ngang ibalik ang character nito ni Albert Martinez. Ito na, si JM De Guzman ay nag-post ng video ha sa kanyang Instagram. Oo, Instagram account. Sabi niyang ganun, I lost control with myself again. Mm-mm. Sabi niya, and I would like to apologize from the bottom of my heart. That was uncalled for, but I am okay now.
P, sabi niya, inamin niyang meron siyang bipolar, kumbaga bipolar siya. Mm-mm. At sabi niya nga, nakiusap din siya sa publiko na huwag daw isisi sa iba yung nangyari sa kanya. Sabi niya, please don't blame Jesse nor ABS-CBN and all of me family. I was going through very tough times but by the grace of God, He guided me well and filled my heart with nothing but joy and peace. Again, I sincerely apologize. Kumbaga, anxiety attack daw and bipolar and depression ang mga pinagdadaanan niya sa ngayon. Mahirap ang pinagdadaanan ni Jake. So, walang admission dun sa unang inadmit niya before na nag-drug siya. Sa ngayon, ayan ang mga pinagdadaanan niya. Yan ang mga pinagdadaanan mahirap niya. Mahirap yan. Alam mo, si Baron, di ba? Umamin na alcoholic. Bipolar di ba? Alam mo, nag-guest din namin dati minsan dito, si Dreb Biliesa. Umamin din siya na bipolar siya. Mildred, ang hirap pala. Sobrang mahirap kapag inatake ka ng bipolar. Ganyang, kasi yung bipolar, alam naman natin, ang pagkakaintindi natin dyan. Sa simpleng explanation, yung sudden change of moods. Diba? Kumbaga, ngayon okay ka, maya-maya, ang sungit-sungit mo na, diba? Oo. Parang yan din ang na-chismis na sakit ni Claudine Barreto, 'di ba, yung pagiging bipolar na sinasabi, 'di ba? Oo. So ang hirap-hirap din talaga ng pinagdadaanan ng tao. At saka pala ano, pag halimbawa sinumpong ka ng sakit na 'yon, minsan pwede mo saktan ang sarili mo. Grabe pala ang pinagdadaanan ng mga taong may bipolar. So kailangan ngayon si JM ng pag-intindi. Kailangan unawain natin siya. Oo. Pero hindi lang pag-intindi sa ibang tao eh. Ang pinaka-importante sa lahat, tulungan mo yung sarili mo. 'Di ba? Kahit sinong tao na nagdadaan sa mga ganyang pagsubok, ang pagbabago talaga it starts sa sarili mo. Kasi kahit na sobrang suporta ng nasa paligid mo, kung ikaw mismo, katawan mo mismo, hindi mo tinutulungan ng sarili mo, baliwala eh. Oo, pero yung mga may sakit pala na ganyan, dapat talaga lagi silang may kasama. Oo, may nag-guide sa kanila. Oo. Dapat ganun palagi. Yung mga taong nasa paligid ni JM ay huwag siyang iiwan talaga dahil grabe talaga kapag sinumpong. Oo, kasi itong si JM talaga malaking bagay talaga yung nangyari din sa family niya kung bakit. Kasi tinatanong ko bakit ganito siya? Kumbaga, binigyan siya ng second chance sa showbiz, di ba? Kumbaga, hindi lahat nabibigyan ng second chance. Hindi. Pero ito sinayang niya to the point na nag-break ulit sila for the second time around ng kanyang girlfriend na si Jessie Menjola. Mm-mm. Na alam naman natin, kawawa din naman si Jessie kasi parang sinisisi sa kanya pag sila daw ni Jessie parang hindi magandang influence. Yung si Jessie pa ang napupulaan na parang hindi yata siya magandang influence kay JM. Unfair naman po yan kay Jessie Menjola. Oh. Ayun na nga at nilinaw nga ni JM na hindi po si Jessie ang dahilan kung ano man po ang pinagdadaanan niya ngayon. Okay. Kumbaga dumadaan siya sa depression. Mm-mm. Pero ano bang kinadedepress niya? Hindi rin naman natin alam, di ba? Hindi, ibig sabihin, bakit ka madedepress? Binigyan ka naman ng pangalawang pagkakataon sa showbiz. Tapos, tinanggap ka ulit ni Jessie, di ba? Sa kabila ng, kumbaga, admission mo na nag-drugs ka. Hindi ko rin maintindihan kasi bakit dumaan siya sa ganong estado, stage, di ba? E samantalang, okay naman ang career niya yes. Kung tutuusin, di ba? Yung movie niya with Angelica Panganiban, yung That Thing Called Tadhana, di ba? Napaka-blockbuster noon. Tsaka yung indie movie niya, nakabalik siya kaagad. Hindi siya nahirapang makabalik, binigyan siya kaagad ng kaya nga, malalaking ano kaya projects. Ano nangyayari kay JM yes. Talaga? Oo. Siguro itanong natin yan. Siyempre, alam naman natin yung kanyang family, di ba? May pinagdadaanan din na itong kanyang father eh, may ibang family rin, di ba? Oo. So, sa palagay ko, medyo nahihirapan siyang i-handle yung ganong sitwasyon. Pwede. Lalo na yung mga nasa kapaligiran niya. Kanya-kanya kasi yan na, di ba? May mga tao katulad ni Liza Soberano, maibalik natin. Iniwan siya ng kanyang nanay nung siya 10 years old pa lamang. Nagkaroon ng pamilya sa ibang bansa, di ba? Pero hindi siya naghinanakit. At hindi siya nagrebelde. Oo, nung makita sila ng mother niya after 8 years ha. Mm-mm. Kasi after 8 years nagkita ulit sila sa Amerika nung magkaroon ng international screening yung movie nila ni Enrique, Mm-mm. yung first movie nila.
kumbaga eh, wala sa kanyang sama na loob ni yakap niya, buong yakap niyang nanay niya, pati yung mga kapatid niya sa ina. Wow. Kumbaga, yun ang mabuting bata. Importante talaga sa tao yung marunong kang magpatawad. Diba? Kasi pag pinatawad mo yung ibang tao, mapapatawad mo na rin yung sarili mo. Diba? Oo, napaka-importante niya na yan. Oo. At ang oras, ha, napakabilis. Ibigay na natin ang ating pangatlong tanong kasi meron na namang nanalo sa ating pangalawang tanong. Sino ang tampok na artista? Oo, artist, performer. Performer sa darating na November 28 sa Sports Complex dyan sa Malolos, Bulacan. Sino po ang artist performer na tampok sa concert, na malaking concert na po yan sa Bulacan Sports Complex sa Malolos, Bulacan? I-text lamang po ang inyong sagot sa numerong 0917-798-8910. At sa pangalawa nating tanong, ha, may nanalo na si Randy Samson ng City Homes, Sampaloc for Dasmariñas, Cavite City. Magbasa ulit tayo ng text, Showbiz Galore, Rudel at Mildred, request ko uli anong update kina Bea Alonso at John Lloyd Cruz, lalo na sa coming pelikula nilang A Second Chance. Oo, yung A Second Chance is an kumbaga anniversary eh. Anniversary ng One More Chance, 10 years na. 10 years, isang dekada yes, na pala yun. It's a celebration of Popoy and Basha's, ano talaga, kumbaga eh, fans club talaga itong mangyayaring A Second Chance. So talagang sobrang excited na silang lahat. At syempre, yung mga tanong nyo ay aming ibabato yan sa November 19. Makakausap natin si Popoy. Ayan. At saka si Basha, ha? Kung may mga gusto silang tanong, Rodel, di ba? Ibato mo lang sa akin. Kailan ba isa show niyang November 25. Ayan, November 25. Alam mo, meron na nga ako mga nakakausap. Diyos ko talaga daw, maaga pa lang ay pupunta na sila sa sinihan para pumilas sa pelikulang A Second Chance. Mm-mm. At para sa akin, Bea Alonso at John Lloyd Cruz ang pambansang love team sa Pilipinas pagdating sa showbiz. Para din sa akin, alam mo kung bakit, ang kinahinahangaan ko sa kanila. Kasi in real life, never na naging sila, friend, di ba? Never na naging sila. And yet, yung partnership nila on screen, talagang patok. At tinatangkilik ng sobra ng mga manonood. Yes, wala silang movie na flop China, flopay. Wala. Wala. Puro box office. At natatandaan ko nung pinanood natin yung One More Chance na yan, eh halos umagos talaga ng luha, di ba? Ano yun favorite na line mo doon? Ayan. Nakalimutan ko na. Pero gusto ko yung pelikula. Actually, ilang beses ko rin pinanood yan eh. Kasi nga, magandang story. Tapos, may chemistry talaga. Yung silang dalawa talaga, iba ang chemistry nilang dalawa. Oo. Ang tatandaan kong ano dyan, yung third wheel nung kanilang tambalan dyan, si Derek Ramsey. Yung, yung karibal, di ba? Imagine si Derek Ramsey noon. Wala pang pangalan, baguhan. Tapos si Maha Salvador, yes, naalala mo rin. Oo. Hindi rin naman ganun kabongga pa. Ang career ni Maha noon, di ba? Kasama pa ba sila sa ano? Sa masasabing part 2 ng One More Chance? Parang hindi na eh. Kasi parang nag-level up na. Kinasal sila dito eh. Mm-hmm. Pero ang sure na kasama eh si Janus Del Prado. Oo, siya ang nakita kong talagang kumpirmadong kasama dyan. Oo. Pero sina Maha at Derek. Parang hindi na sila nag-invite eh. Oo, alam mo kasi, parang kasi nung panahon na yon, sabihin na natin na support lang talaga sila. Pero ngayon, aminin natin, malalaki na rin ang mga pangalan ni na Derek at saka ni na Maha. Kaya siguro, namimili na rin sila o hindi man sila yung mga taong nasa likod nila ng mga project na hindi na talaga sila susuporta kasi nagbibida na rin naman sila. Correct. Hindi ba? 10 years ano na pala, more than 10 years na pala si Derek Ramsey sa showbiz. No, ang tagal na rin pala niya. Ang tagal na pala, no? Oo. Parang kailan lang ang One More Chance. Ngayon, 10 taon na pala, isang dekada na. Oo, si Maha Salvador na nagkaroon ng concert dyan sa MOA, ha? Mm. Na hindi natin alam kung kasi pinakita sa ASA pero yung performance lang, pero yung crowd ay, hindi ko nakita, ha? Okay. Oo, bago natin ibigay yan, ha? Okay, so magot
Meron na tayong pangatlong sagot. Yay! Oo, nakumpleto na po ang ating pa-contest ngayong araw na ito. Kung saan close na. Oo, magwawagi sila ng ticket para sa concert ni Daniel Padilla dyan sa may Malolos, Bulacan sa November 28. Ang pangatlo pong nanalo ay si Marvin Capili ng Tondo, Manila. Wow, Marvin! Mm-mm. Ayan, congratulations. Congratulations po kina Ana Matty Ong ng Pasig City, ganun din kay Randy Samson ng Dasmariñas, Cavite, at si Marvin Capili ng Tondo, Manila. Muntik ko na masabi, Marvin Ong. Ay, ni Tito Ernie, sumalangit na wa. Sumalangit ng wa. At kunin niyo po ang ticket, punin niyo dito sa Monday. Yes. Next Monday po. Diba, Miss Tala? Next Monday, kuhanin nila ang ticket nila dito sa A-Tri Media Broadcasting Network, Unit 404, Seneca Plaza Building, E. Rodriguez, Senior Avenue, Quezon City. Nasa tapat lang po kami ng Christ the King. At nasa pagitan po kami ng mga street na Hemady at Gilmore. Mamaya pag-uusapan po namin ang tungkol sa concert ni Ma Salvador sa pagbabalik po yan ng Showbiz Galore. Noon, ngayon at kailanman ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon. Samahan ang mga batikang mang-aawit. Si Lloyd Umali. Kasama si Ima Castro. Musika noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Network. Start working like Malik. Working like Malik. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. We're back at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Showbiz Galore. Ang ating pong oras, mga Galorians, alas 3. Alas 3:56 na po ng hapon. At ang oras po na yan ay atin sa atin ang... This time check is brought to you by Aiku. Get cool with Aiku. Okay, Mildred, usapang Ma Salvador. Nagkaroon nga ng konsyerto itong si Ma Salvador sa MOA Arena. At ang MOA Arena, kung di ako nagkakamali, ay 17,000 ba ang seating capacity niya? Yes, mas malaki siya sa ano, sa Araneta Coliseum. Oh, mas so, malaki pa pala sa Araneta. Yes, mas malaki talaga. Mm-mm. So ito, naglabasan, nagpasalamat si Maha, at sabi nga, successful daw ang kanyang concert. Pero may mga naglalabasan din pong balita na hindi raw napuno ni Maha ang MOA Arena.
Oo, kasi nung pinakita sa ASAP ha, nagtaka lang ako kasi parang nag-concentrate dun sa ano. Usually, pag nag-feature ng mga concerts, di ba, pinapakita yung crowd. Yung buo. Di ba, yung buo, di ba, yung from long top, shot, di ba? From bottom. Top shot, oo, mm-hmm. Ganun, di ba? Pag successful yung concert na sinasabi. Pero sabi nga ng aking kapatid, hindi naman po pinakita yung ano, yung crowd. Oo, at saka puro ito, sa stage at lang. At saka ito pa, hindi raw talaga napuno yung sa ilalim. Patron ba ang tawag doon? Patron, yes. Oo. Hindi raw napuno kasi halatang walang mga tao at may pinababa daw yung nasa taas. Oo. Oo, yun ang narinig. Yung kadalasan yun naman ang ginagawa nila, 'di ba? Pag hindi napupuno yung unahan, talagang pabababain yung mga nasa upper mm-hmm. o nasa taas man, 'di ba? Ano sa palagay mo kaya, Mildred? Bakit hindi kinagat ang concert na ito ni Maha Salvador? Kasi parang sa palagay niyo. Oh. Sa palagay ko ha, syempre bihira din kasi mas maraming may gusto yung kumakanta, eh, 'di ba? Yung talagang totoong boses. totoong singer. Tsaka halos lahat ng pinakita niya dance talaga, kumbaga dance concert. Mm-hmm. Eh, 'di ba? Eh parang ang mga medyo may edad na hindi nakaka-relate sa mga ganun-ganun, 'di ba? Oo, siguro nga yung mga tao, ay naku, ang concert naman na yan, di naman kakanta talaga si Maha dyan. Oo. Masasayang lang ang ibabayad natin. Kaya siguro yung iba, hindi na nag-aksaya ng panahon para panoorin pa ang concert ni Maha. Correct. Eh yung mga singers nga na talagang mahuhusay, takot. Takot ha? Takot na mag-venue sa malaking, katulad ng MOA o Araneta Coliseum. And maraming nga nagulat. Actually, nung nagpo-promote siya ng concert na yan, maraming nagsasabi na ang lakas-lakas ng loob ni Maha. Mm-hmm. Diba? Pero yun na nga talaga, mas marami ang nagsasabi na hindi raw talaga tinao. Of course may tao, diba? Yes, oo. Bakit tao? Siyempre may mga fans naman yung si Maha, diba? Meron namang mga taga-tangkilik, taga-support, yung si Maha Salvador. Pero yung mapuno po ang MOA Arena, mukhang talaga pong hindi po niya napuno. Siguro sabihin na natin 60% lang, mga ganun lang. Oo. Or kahit sabihin na natin 70%. Oo. Pero successful siya siguro dahil okay naman na sa sponsors, diba? Mm-hmm. Pero ang nakaka... Kumbaga dito sa showbiz kasi, kahit ba sabihin mong hindi lugo yung producer, kumbaga ang lagi nilang tinitignan kung successful ang isang concert ay yung crowd. Oo. Yung crowd, 'di ba, kung gano'ng karami, doon nila tinitignan. Oo. Pag masasabi mong successful ang concert mo, ang show mo, sa crowd, 'di ba? Oo, sa crowd talaga. Oh, kung jam pack. Pero itong kay Maha ay hindi. Oo. So malamang na hindi na 'to maulit, ganun. Oo, parang hindi na mauulit. Siguro, mauulit siya, pero wag na sa ano, hindi na siguro sa MOA Arena, pwede na lang sa... Chatrino. Wag naman Chatrino. Music Museum lang. Baka magalit sa atin ng mga Coco Jam, ha? Ang mga fans ni Maha, hindi naman sa... Wala naman po, di ba? Pero in fairness kay Maha, tinry po niya ang best niya na makapag-concert. Aba, bihira sa isang artista, di ba? Yes. Ang maglakas loob na mag-concerto sa isang malaking venue. At yan ay si Maha Salvador na hinangaan natin sa puntong yon. Correct. Sa part na yon, diba? At syempre, I'm sure nasiyahan ang mga taong nanood. Lalo na yung mga fans nila, diba? Corrected by. At walang tayong oras, Mildred. Bitin, ha? Mm-hmm. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga tumutok sa amin ng isang oras. So, magkikita po tayong ulit. Maririnig niyo po kami ulit. Lunes hanggang Biyernes po. Syempre, ako kasama mo, Redel. Lunes at... Webes, 'di ba? Para sa mga fans ko naman na nag-aabang sa akin, 'di ba? Yes, sa mga fans mo talaga. At Martes naman at Friday si Romel Placente at Wednesday po si Leo Bukas. Maraming salamat po sa mga nagte-text po. Thank you very much at sa lahat po ng mga nakikinig. At saan man po ang naaabot ng programang ito ay maraming pong salamat sa mga sumusuporta dito lamang po sa inyong programang nakakaaliw ang Showbiz Galore! A Tri-Media Pro Incorporated. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC.